Welcome back mga kalaro, it's me Collectron. We're here to talk about Amazing Yamaguchi, Revoltech, Keigo Takami, aka Hawks, from A Hero Academia. At bago tayo magsimula, please subscribe to my channel. Don't forget to click the like, subscribe, and hit the bell button below. Yan, nakuha ko tong figure na to kay Christian Salatore. Sa mga gustong kumuha kay Christian, click the link in the description below. And sobrang saya ko dahil nakakuha ko ng maaga nito. So, wag na natin patagalin pa. Buksan na natin! Yan, buksan na natin siya. As you can see mga kalaro, ang laki ng box niya, no? And sobrang daming art nitong box. Ang daming mga pictures. And tara, buksan na natin. And look nyo naman, even dun sa background inside, ano ba tawag dito? Yung background niya sa box, yung sa loob, meron din print. And parang poster mga kalaro. Meron siyang manual. Yan, nakalagay dyan kung paano palitan yung mga faceplates, hands, and yung other accessories niya. Like yung wings, kung paano ilagay. Thank you! I gotcha. And look nyo siya sa clamshell. Sobrang ganda rin ang pagkaka-arrange niya sa clamshell. Yan, dyan yung mga accessories niya. First, meron siyang ganitong effects. Yan, parang mga feather na nakalipad. Yan, pwede mo siyang i-backdrop or ikaw na bahala kung paano mo siya gagawing effects. I'll evacuate it safely. Yan, meron siyang base and stand. Yan, ganito siya paano i-connect. And marami kang option kung saan mo ilalagay yung pinaka-stand niya dahil maraming butas yung base. And ito naman, stand to ng feather effects. Yan, ganyan siya. So, ang galing, no? Meron din stand. Talaga si Revoltech, hindi sila nagmimintis sa accessories, no? Sa mga gimmick nila. Talagang kompleto. And solved na solved ka doon sa figure. And ito naman, two kinds of alternate clip or stand, whatever. And extra, two wrist joint. And two pairs of wings joint. Yan, check natin mamaya kung saan yan. And after that, check na natin yung pinaka-figure niya. As my opinion, sobrang accurate niya sa anime. Brown hair, brown and gold eyes, even yung eyelashes niya, or ano ba tawag ganyan sa gilid ng mata. Yung mustache niya, yung headphones, and itong sa back niya, ito yung lagay ng wings. Yan, may mga balbon part. Ano ba tawag dyan sa balbon? And, shush! Ano to? Meron mga excess paint, mga kalaro. Bad trip. Ayan. May excess paint, no? Shush! I think di naman siya masyadong halata. Pabayaan na lang natin. Yan, may mga buttons. Yan, may pocket siya sa side ng jacket niya. And ito, nakalimutan ko yung term nito sa body niya, kung ano yung tawag dyan sa design na yan. And meron siyang belt na may letter H, Hawks. And yung pants niya, ganda ng details, no? Yung mga fold part and yung superhero boots niya. Yan, syempre pag hero naka-boots, no? May details din yung ilalim, no? And even yung sa likod nung torso niya, may design din. Hindi kinalimutan. Oh. Hey there, Hawks! Selfie? Say cheese! And meron siyang two blade feathers. Yan. And meron siyang alternate hair or bangs na may kasamang visor. And kasama na rin pala yung headphones. And meron siyang extra visor na nakaalis na. Meron siyang maliit na wings, ganito. Ganito yung nagiging itsura ng wings niya pag nauubos yung feather niya dahil hindi unlimited yung feather niya. And ito na yung pinaka-wings niya. Grabe, feeling ko ang ganda nito. Yan, check natin. As you can see, tatlong fold siya, no? Yan, tatlong wings siya na pinagsama. Yan, check naman natin yung isa niya pang feather effects. Yan, ang ganda, no? I think nilalagay yan dito. Yan, may dalawang peg holes, no? Yan, check natin kung paano ba to. Tama ba? Ganyan ba yun? Yan, ganyan. Okay, goods. And every one of them is under his control. And meron siya mga alternate hands. Yan, pairs of, ano ba tawag dito? Chopping hands? Pairs of okay hands? Pairs of angry hands? Pairs of shooting hands? Pairs of gripping hands? And meron siyang hands na ganito. I think yung right hand is panghawak nung coffee niya, yung Fox coffee. And yung left hand naman is panghawak dun sa visor. And meron siyang ganito, left and right na pocket hands, mga kalaro. Sobrang ganda nito. Ngayon lang ako nakahawak ng Revoltech na may ganito. Yan, check natin. Tanggalin natin yung hands niya.
oops, sumama yung wrist joint. Yan, tutusok mo lang siya. Wala siyang nakahiwalay na wrist joint. Yan, lagay mo lang siya sa pocket. May butas din yung pocket, no? Ang ganda. Yan, shoot mo lang siya dun sa peg holes. So, unnatural niya tignan. Para nakapasok talaga yung hands niya dun sa pocket. And meron siyang alternate faces, isang smiling face and isang mad face. And ang pagpapalit ng faceplate, istatanggalin mo yung pinaka-front hair niya. Yan, and tatanggalin mo yung face. And ito yung mga alternate eyes niya. And ang pagpapalit ng eyes is, gagamitin mo lang ng koko or ikaw na bahala kung paano mo aalisin. And pipili tayo ng eyes na gusto nating ilagay. Yan, lagyan natin ito nakalock sa side para kitang-kita nyo yung pagbabago. Yan. And medyo pababa pala yung tingin niya, no? Na pa-side. And babalik mo na siya doon sa peg. Ilalagay naman natin itong may kasamang visor. Yan. Hoax na yung dating, no? Ganda. Actually, mas gusto ko siya naka-visor para complete uniform. How about we hear a few words from everyone? And check na natin kung paano ilagay yung wings. Meron siyang peg hole sa back. Yan, ganyan talaga itsura ng uniform niya. May para siyang labasa ng wings sa back niya. Yan, madali lang pala, no? Medyo sa una, medyo masikip pa, pero ganyan talaga. Yan, medyo matigas pa talaga yung mga joint, no? And yan lang. Ang ganda niya talaga, tignan. I think magiging perfect yung ratings ko dito, pero check natin. Yan, palit naman natin yung hands niya na gripping hands. And lagay naman natin yung feather blades or parang sword, no? Lagay din natin yung effects. Yan. Yan, sobrang ganda, no? Yan, lagay natin yung mga floating feathers effects niya. And tara, check naman natin yung articulation. Yan, dito na tayo sa articulation. Look down. Yan, meron din palang movement tong ano niya, no? Yung kwelyo niya. And look up. So you can see, meron siyang articulation dito sa back ng hair niya. Like other Revoltech. And ang haba ng neck niya. So, sa mga shoot, aangluhan mo na hindi kita yung haba ng neck niya pag naka-look up. And meron siyang ball joint dito sa top ng torso and sa top ng neck. Sa shoulder niya, meron siyang butterfly joint or ball joint. Pero I think butterfly. So, ayan. Naka-ball joint siya, no? Natanggal, sorry. And dahil dun sa shoulder pads niya, medyo ang hirap niyang i-side, di ba? Pero kaya naman pala. Yan, pwede mo rin siya i-360 pero nagugulo yung shoulder pads niya kaya huwag natin gawin, baka mahirapan pa tayong ayusin. Yan, medyo stiff, no? Pero okay din, may naka-ball joint siya so may swivel din. Meron siyang elbow joint, yan, pero hindi masyadong mahaba yung range, no? And meron siyang swivel sa elbow. Pero okay naman, no? Kaya naman niyang gawin yan. Pero hindi kagaya kay Ladeco, no? Yan, meron siyang hinge and swivel sa wrist joint. And itong sa dulo ng uniform niya, or nung jacket niya, merong articulation. May swivel din, no? Para sa mga action looks. Di ba? Ang ganda. Downside lang kapag yung view nasa likod dahil napuputol yung jacket. And yung sa side ng jacket niya, may articulation din. Kaya mong ibaba yung balikat and iangat. So, ang ganda. And sa upcrunch naman tayo, yan. Upcrunch down, sobrang sagad, no? Ang ganda, grabe. Hindi tayo binigo ni Revoltech dito sa upcrunch niya, no? Ang ganda ng motion, no? Yan, side. Naka-ball joint yung mid-torso niya. And yung waist niya, naka-ball joint din. So, may swivel. And itong sa belt part niya na to, alam naman natin pag Revoltech, may ganyan talaga, no? Yan, may movement din. And sa T-crutch niya, yan, pwede mo siyang split. Hanggang dyan lang yung range ng split niya, no? Yan, kick forward. Yan, kaya mo siyang isagad ng ganyan, no? So, ang galing. And kaya niyang idikit yung chin niya dun sa tuhod, no? Sobrang ganda ng range. And meron siyang knee joint, yan, swivel. Kakaiba, no? Hindi katulad ng mga normal na knee joint. Meron siyang thigh swivel. And meron siyang mid-leg swivel, boots niya na part na to naka-float. And meron siyang ankle rocker, hinge and swivel, and toe hinge. And sa wings niya naman, may hinge and swivel na joint, yan. Good thing dahil kapag yung mga wings dapat ganyan ka-flexible. Kulang pa nga yan eh, dapat ginawa pa nilang apat na fold para kayang yumakap dun sa body ni Hawks, no? Tatanggal pala to mga kalaro. Naka-ball peg lang siya, wala siyang hinge. Yan, lagay na natin. Check naman natin yung range ng articulation ng wings. Kung kayang yumakap. So, kaya rin palang yumakap, mga kalaro, nung wings niya.
Pero I think kung ginawang 4 na fold tong wings, siguro mas maganda pa. Big things na rin sa ganitong articulation ng wings. Yan, ang ganda oh. Kaya mo siyang i-pose ng ganyan. Hindi ko lang alam kung paano ko siya ipo-photoshoot dahil wala akong mga rooftop na diorama. So tara, doon na tayo sa height comparison. Come on, get yourself together now. Yan, check na natin yung height ni Reveltech Hoax using ruler. Yan, nasa 5.8 lang siya, no? Kung hindi mo sasama yung hair niya, nasa 5.3 lang siya. Maliit si Hoax, no? Dahil alam ko bata pa to si Hoax. Maaga lang siya naging pro hero. And check niyo yung legs niya, kayang pagdikitin, no? Hindi katulad nung other Reveltech na medyo nakabuka ka yung vanilla pose niya. And tara, check na natin siya together with other figures. Yan, Dasin model, slam dunk. Yan, Team Shohoku. Yan, as you can see, ang tangkad ng Dasin model, no? Pero for me, medyo accurate siya dahil mga basketball player sila. So matangkad sila kay Hoax. Pero hindi siguro ganito katangkad. SH Figuarts, Naruto Figures from Naruto Shippuden. SH Figuarts, Spy Family. And third party figure na band, Figma Sword Art Online. Asuna and Kirito. Figma Kimetsu no Yaiba. Figma Jujutsu Kaisen. And SH Figuarts Nobara Kogisaki, Jujutsu Kaisen din, Figma Ochako Yororaka, and Ejiro Kirishima from My Hero Academia, WCF Mineta Minoru, Reveltech Deku, Reveltech Shoto Todoroki, Reveltech Katsuki Bakugo, and Reveltech All Might. Yan, ganda ng height, no? So, tamang-tama lang yung height, no? And pagsamahin natin yung Figma and Reveltech and WCF, ang ganda nila tignan together, no? Kahit magkakaiba silang brand, I think kaya naman sila sa display, hindi naman masakit sa mata. And tara, check na natin yung mga sample posings! Ang ratings ko sa figure na to, Amazing Yabaguchi Reveltech Hoax is Sense them fierce wings. Scream. 10/10. Binigyan ko siya ng perfect score dahil sa sobrang ganda ng articulation niya, sa mga accessories, sa gimmick, especially sa wings and sa alternate faces. Binalik na nila yung mga alternate eyes na napapalitan. Sobrang thank you doon. Yung articulation niya sa legs and sa ab crunch, sobrang ang ganda nung pinaka range of motion na pagdidikit yung baba niya tsaka yung tuhod niya. So sobrang laki ng tulong nun sa mga dynamic posings. Yung all over looks niya, sobrang na-capture ng Reveltech yung looks niya sa anime. And sana tuloy-tuloy pa yung pag-release ng mga characters ni Reveltech dito sa anime ng My Hero Academia. Wala akong mai-complain sa figure na to. Kahit mahaba yung neck niya, syempre kilala naman natin ng Reveltech talaga yung binibigay nila yung pinaka-best nila para maibigay yung range ng articulation. Kaya siguro mahaba yung neck niya pag naka-look up, pero hindi yun problema. And isa pang gusto ko dito yung pocket hands niya. Sobrang laking tulong rin yan sa mga maangas na posings. Isn't it about time the charts were overhauled? And sa mga gusto magtanong kung sino talaga to si Hoax, bigyan ko kayo ng onting information about sa kanya. Real name, Keigo Takami. Ang alias niya is Hoax, na mas kilala sa tawag na Wing Hero. 23 years old, so bata niya pa pala, no? Male human, blonde hair, golden brown, golden eyes. Hindi literal na gold ah, color gold lang. Lagi siya naka-headphones para protection sa kanya pag pumupunta siya sa sobrang taas dahil baka mabingi siya. And lagi rin siya naka-visor. Yan, as you can see, nakita nyo naman. Protection din yon, UV siya para sa mga sobrang taas din, sobrang liwanag, sobrang pwede siya mabulag, di ba? Evacuated safely. Sa attitude niya naman, sarcastic siya pagdating sa pagsasalita. And hindi niya gusto maging ranked hero dahil kung di nyo alam, siya yung number 2 hero dito sa My Hero Academia. Next to Endeavor. Dahil si Endeavor na yung number 1. Dahil nag-retire na si All Might.
And ito si Hoax, sobrang fanboy siya ni Endeavor. Mas idol niya pa si Endeavor kesa kay All Might. Nakakatawa, di ba? And meron siyang sariling agency sa batang edad niya. Sariling agency ng mga pro hero. Tsaka mga students. And meron siyang student na classmate ni Deku, si Tokoyami Fumikage. Yung mukha rin bird, yung may dark shadow. Ang paliwanag niya, kinuha niya yung si Tokoyami bilang student dahil gusto niya kasi mukhang ibon si Tokoyami. Sa quirk niya naman, ang tawag Fierce Wings. Hawks, quirk, Fierce Wings. Dahil meron siyang wings na pang-ibon. And very strong and very useful. So skills niya, high intelligence, fierce wings yan, feather control, kaya niyang gamitin yung feather niya maging feather blades, bullets, pang rescue, kayang bumuhat ng kahit anong mabibigat, especially human sa pag rescue. And every one of them is under his control. Meron siyang vocal espionage, kakadetect siya ng mga vibration and ibang tunog na nakakadetect sa mga location ng mga tao, and naririnig niya yung vibration into words. So naiintindihan niya. So isa to sa mga nakakatulong sa kanya na ability sa pagiging spy hero niya. Meron din siyang flight and speed. Yan kasi ibon nga, di ba? Nakakalipad siya and sobrang bilis. Affiliated naman siya sa Hero Public Safety Commission na may mga kakaibang mission. Hindi lang basta, mahirap ikuwento eh, hindi lang basta mission na pang hero, minsan may inside job din. Sa mahabang kwento, sumali rin siya sa Paranormal Liberation Front sa grupo nila Dabi para matalo yung grupo. Hindi nila alam ispy si Hoax. Detsu shite kurenai. And about naman sa history ni Hoax, yung past niya, ang masabi ko lang is tragic. Mahabang kwento rin kung bakit siya naging fan ni Endeavor. So wala na akong ibang masabi, yun lang. Big thanks ulit kay Christian Salatore sa pagsabay sa akin na bilhin nito sa Japan. Sa mga gustong bumili kay Christian Salatore, search nyo lang siya sa Facebook and nandito rin sa description yung link. Amazing Yamaguchi Revoltech Hawks from My Hero Academia, 10 over 10. Thank you! Also follow my Instagram, search Collectron, collect underscore RON. Diyan ko pinopost yung mga toy photography ko. Check nyo na rin pag may time. Don't forget to click the like, mag-subscribe, and hit the bell button below. At mga kalaro, mga laruan na gusto nyo reviewin natin sa susunod, at kung may nakalimutan akong details sa review na to, comment nyo lang. See ya at the next video, mga kalaro.